Ilang residente sa Cebu City na inanod ng baha at naipit sa ilalim ng tulay, nasagip sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang makapigil hiningang pag-rescue sa kanila, tunghayan sa report ni Jesse Atienza. Rise and shine, Jesse. Martes ng hapon, ang rumaragas ang tubig dito sa ilog na sakop ng tatlong barangay ang nirespondihan ng mga rescue team ng lungsod ng Cebu matapos inalarmang may mga taong naipit sa ilalim ng tulay. Dahan-dahang ibinaba ang isang tugboat para mailikas ang mga biktima. Malakas ang ulan, aabutin niya na yung parang ilalim ng bridge. So only to find out, sir, na yung ilalim pala ng bridge ay ginawa nila ng mga tulugan doon, sir, yung sa may space doon. Matapos ang halos 2 oras na rescue operation, nailigtas ang 8 biktima. Naging hamon sa mga otoridad ang dilim ng gabi at ang rumaragas ang tubig sa ilog. Kung saan papunta yung lakas ng ragasan ng tubig, nilagyan namin siya ng linya ng lubid. Para in case na may maanod na biktima, pwede siyang humawak doon at masave pa natin. So yung tugboat, sir, na binaba, kasamahan natin ng sa CDRRMO is nilagyan natin ng 2 taloy kabilaan para mag-sweep pa ilalim. Makasakay yung mga rescuer natin, makita natin yung mga nasa bridge kasi dumadaan lang yan sila sa mga beam, sir, eh. Habang patuloy ang pag-ulan dito sa lungsod ng Cebu ay walang tigil din ang monitoring na isinasagawa ng mga rescue team lalo na sa mga lugar na kagaya nito na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Panawagan nila sa publiko na makinig sa abiso ng mga rescuer kung kinakailangan na nilang lumikas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.